Alas 12 na po ng tanghali at 1 balita Pilipinas na. Gusto mo bang magartista pero wala kang pera? Huwag ka mag-alala dahil may mga tips para sa iyo si Dolly De Leon, ang Pinoy actress na kilala sa international scene at nag-umpisa ng marangyang buhay. Hi there, this is Chinky Tan, your pambansang world coach. Alam nyo, si Dolly De Leon ay isang inspirasyon na napatunayan po niya na hindi hadlang daw ang pera para maabot ang pangarap. Kaya anong tip po niya para sa mga taong gusto mag-artista? Una, start with what you have. Kung ano meron ka, hindi mo kailangan na mamahaling gamit o mag-aral sa mga mamahaling na school para maging artista. Alam mo, sa panahon ngayon, may social media, may internet. Pwede mo na gamitin, i-showcase ang talent mo. Sa totoo lang, para makilala ka. Diba? Doon ka na magsimula. Number two, ang tip ko ni Dolly is what? Invest in learning, patuloy sa pag-aaral. Kahit wala kang pera. Again, pwede kang mag-self-study. Maraming online resources, may free na workshop. Or kung gusto mo, sumali kayo sa mga plays, sa schools, or if not naman, sa mga community nyo. Diba? Kung meron mga opportunity. Tatandaan, ang iyong talento ang pinakamalaking puhunan lalo na pagdating sa ganitong industriya. At pangatlo, hindi mo kailangan mag-isa. Ang alam mo pwede mong gawin, ang tip ni Dolly po ay pagkakaroon ng tinatawag na network. Makipagkaibigan ka sa mga taong nasa industriya at sumali ka sa mga projects kahit na, ito ah, sabihin ko po sa'yo, kahit na walang bayad. O bakit? Minsan kasi mas mahalaga pa yung experience and exposure kaysa unang kita mo. Ang pagbubuo ng relationship po ang ikang magbibigay po sa inyo ng opportunity sa hinaharap. Kaya huwag kayong mahiyang mag-volunteer. Pang-apat, gamitin mo ang iyong mga pasakit at yung mga struggles mo para maging motivasyon mo. Alam mo ba, ang hirap na dinanas ni Dolly ay hindi naging hadlang para abutin yung kanyang pangarap. As a matter of fact, ang daming diskriminasyon sa kanya, lalo na siya po ay isang Pilipina na sa ibang bansa na sumusubok, pero siya po ay nagpursige. Sabi niya, huwag ka na mawalan ng pag-asa. Tatandaan, lahat ng mga pangarap ay may kalakip na pagsubok. Ang mahalaga, paano natin harapin ito para tayo tumibay. At bilang pangwakas, sabi nga Dolly, ang tagumpay ay hindi overnight. Kailangan maging patient and persistent. Inabot siya na maraming taon bago niya nakuha yung tinatawag ng pagkilala na nararapat po sa kanya. Kaya huwag po kayo mainip. Hindi agad-agad naabot ang pangarap. Dapat tuloy-tuloy lang sa paggawa, pag-aaral at pagkakaroon ng tamang positive mindset. Bilang pangwakas, ang pag-abot sa ating mga pangarap ay hindi po nangangailangan ng pera agad, kundi tamang diskarte, paniniwala sa sarili at pananampalataya sa Diyos. Sana nakatulong tong episode na ito. Maraming salamat, Miss Dolly De Leon. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina ang susi sa pagyaman.